This is already our maximum siguro. So we already have 40 in our gym. We're opening another 15 patients. Then the rest sana po mailipat namin sa ibang hospital. Umabot na sa 67 pasyente na may severe symptoms ng leptospirosis ang naka-admit sa National Kidney and Transplant Institute. Ang bilang na ito ay mula August 6 hanggang ngayong araw, August 9, ayon kay Dr. Romina Dangilan. Sa dami ng pasyente, binuksan na rin ng NKTI ang kanilang gymnasium para magsilbing leptospirosis ward. It's a very big surge in patients in NKTI, kaya po nagbukas na kami ng isang lepto ward. Ito ngayon yung gymnasium sa National Kidney and Transplant Institute na pansamantalang ginawang leptospirosis ward, kung saan 40 pasyente ang nakakonfine ngayon dito at ang iba naman ay nasa ibang bahagi ng ospital. Inaayos na rin at planong buksan ang second floor ng Diagnostic Center ng NKTI bilang extension ng lepto ward. Puno na yung aming gym, which is around 40 na patients. So currently, nag-survey na po kasama namin po sa Dr. Lekete. Now, we identified the area that's in the second floor na pwedeng mag-accommodate para mga 15 to 30 patients. Sa 67 pasyente, karamihan dito ay lalaki at 11 naman dito ay mga bata. Nakapagtala na rin ng NKTI ng 3 pasyenteng nasawi. Samantala, sa emergency room naman ng nasabi ospital, lagpas na rin sa bed capacity ang mga dumarating na pasyente. Ayon kay Dr. Russell Villanueva, ang officer in charge sa ER ng NKTI, lagpas na sa bed capacity ng ER ang bilang ng pasyenteng kanilang ina-accommodate ngayon, kung saan nasa 20 rito ay leptospirosis patient. Capacity ng ER beds is 66 and we're 125 plus. So we have to accommodate itong mga pasyente na ito. So kahit sa wheelchair ay aming binibigyan ng needed care and medications. Kaya nananawagan na ang NKTI sa Department of Health at iba pang ospital na may dialysis capabilities. Natulungan na sila sa mga leptospirosis na pasyente. Actually, we're already referring patients now since yesterday. So I think nakalipat na tayo, natanggap na ng Tala Hospital ng 10 patients. So our director will call the director of Tala. Please help us. We want to transfer some patients to you. Because itong hospitals kung saan tayo naglilipat ng pasyente, kailangan may dialysis capability. So kailangan meron silang facilities for dialysis para matanggap itong mga pasyente natin. Kulang din sila ng medical staff dahil sa dagsa ng pasyente. Pero sa ngayon, dahil dumadami ang pasyente, alam namin kulang. So nangihingi po kami ng tulong sa DOH at sa mga ibang hospitals, pati po mga Red Cross. Dahil dito, muling nagpaalala ang mga doktor sa ating mga kababayan, iwasang lumusong sa baha. At kung hindi maiwasan, ay magsuot ng proteksyon laban dito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.